Mga friendship, gusto mo bang umunlad at yumaman? Nako, pero ang tanong parati, paano ba yumaman, Chinky? How to become rich? Nako, sa video na ito, pag-usapan natin ang 10 effective diskarte na paraan para tayo ay yumaman. Kung paano yan, let's watch this! Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, also known as Mr. Ching Positive. Ay, masaya-masaya ako na bumibisita kayo sa ating programa, sa ating channel na ito na Ching Positive. Ito po yung channel ng mga iponaryo at mga payaman. So, if you are a person who wants to become wealthy and debt-free, this is the channel that you have been waiting for. Don't forget to subscribe. Don't forget to click the bell button. Samang natin ng all. Why? Because every 12 noon, nag-release tayo ng panibagong video. Okay, mga friendship, wag na po natin patagalin para sa maraming Pilipino. isa talagang goal ay uminhawa ang buhay para makabayad sa utang, makabili ng sariling sasakyan, bahay, magandang edukasyon, mag-travel. Pero ang question, bakit hindi lahat ay yumayaman? Alam mo, minsan talaga ang kulang lang talaga, hindi yung sipag at syaga. Sipag at syaga talaga ang mga Pinoy, pero kulang sa diskarte. Kaya nga, right now, I will give you 10 diskarte, 10 ninja moves, ha? Para tayo ay yumaman. Diskarte number 1 po. Number 1, ha? Pagdating sa finances, don't spend beyond your means. Simpleng diskarte. Alam mo, itong kaya nating makontrol, yung paggastos. Ang hindi mo makontrol, yung pagkita. Tama? Why do we want to control the things we cannot? Why don't we control that we can? Ang paglabas ng pera ay kaya mo kontrolin. Kaya nga, my friend, ito lang, ha? Friendly advice. If you cannot afford to pay in cash, it means you should not spend it. Dapat iwasan mo. Alam mo, if an expense destroys your budget, iwasan mo rin to. Ang ibig sabihin ko po, spending beyond your means. No, ito po ay nakakasira ng iyong kinabukasan, ng iyong peace of mind. At kapag ginalaw mo yung perang nakalaan sa tamang gastusin, tubig, kuryente, education, alam mo, ito yung matindi. Mapipilitan ka mangutang. At pag nangutang ka, nako, maniwala ka, mahirapan ka, may stress ka. That's number one, diskarte. Don't spend beyond your means. Number two, diskarte. Matutong mag-budget ng pera. Ang pagbabudget is a necessary discipline. Kasama yan eh. Uulitin ko, kung gusto mong talagang magkaroon ng external discipline, internal muna. Di ba? Ang self-discipline is a guide. Di ba? Ang pagbabudget ng pera kasama ang pagpaprioritize. Kasama sa pagpaprioritize ng iyong pag-iipon. Oo. Ang pagbabudget ng pera, kailangan po ilista lahat ng dapat gastusin. Pag wala sa listahan, hindi pwedeng gastahin. That's number two, diskarte. Number three, diskarte. Diba? Para tayo yumaman. Matutong mag-ipon ng pera. Saving money is the weakness of most people. Kaya nga, alam mo, don't fall into this bad practice. May kasabihan po nga tayo. You save for a what? A day na kailangan mo. Ayoko sabihin rainy day. I want to save for a sunny day. Di ba? Ika nga eh, kung tayo po ay may pangangailangan, at least, di ba, pag may sinuksok ka, mayroon kang dudukutin. Alam mo, ang emergency minsan talaga, hindi maiiwasan yan. Kaya kailangan po tayo laging handa! Laging handa. Paano yun, laging handa? O ganun, ganun po. Laging handa! Saving money is also a way to secure our future. Apat na diskarte para tayo maman. Ito po. Please, 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 iwasan nating umutang. Wag na wag po nating gawing habit ang pangungutang. Pagkapos, magtiis, magtiyaga, magbawas ng gastos. Diba? Maghanap ng additional income, wag umutang. Alam mo, maiiwasan ang pag-uutang ng pera kapag sinunod po natin ang ating budget. That's number one. Number two, prioritize po natin ang pag-iipon. Kasi pag may ipon ka, may emergency fund ka. Pag may emergency fund ka, pag nangailangan, hindi mo kailangan mag-utang. Diba? And then number five na po tayo diskarte is what? Piliin ang simpleng pamumuhay. Alam mo, friendship ha, ito lang ha. Kapag simple kasi ang buhay natin, simple din ang pangailangan natin. Simple rin ang gastos. Diba? Alam mo, sa totoo lang, tayo nagpapahirap ng sarili nating buhay. Marami tayong mga binibili, kinakain, pinupuntahan, na gusto, na hindi naman talaga natin kailangan. Ito lang po ang mga friendship. Ako makikiusap po sa inyo. Para hindi tayo matukso na bumili ng mga hindi natin kailangan, huwag natin ikumpara ang ating sarili at huwag tayo mainggit kung ano man ang meron ng iba.
Let us be grateful on what we have instead. Let's count our blessings. Let us not count the things that we do not have, but count the things we do have. Bago pa tayo pumunta sa number 6, my friend, paalala lang po. Nagpapasalamat po tayo kay Filipina Atienza. At syempre, Mark Anthony Tumulak. At syempre, Mr. Speaker of the House. Ha? Maraming salamat po sa pag-tune in at sa pag-subscribe sa channel na ito. Number 6 na po, diskarte para tayo mama, i-invest ang iyong pera. Learn how to make your money grow. Learn how to make money work for you instead of you working for money. Yan po yung pagkakaiba ng mga mahirap at mayaman. Poor people work for money, but rich people allow money to work for them. Kaya ang tanong ko po sa inyo, marunong ka bang mag-invest? Marunong ka bang magpalago? Pag ang sagot mo ay hindi, ay nako. Mahirapan talaga yumaman. Number 7 na diskarte na kailangan po natin gawin para umunlad at yumaman. Nako, maniwala kayo. Benta-benta pag may time. Benta-benta pag may time. Pag may opportunity na umakit, kumita, go for it. Alam mo, yun ang ginawa ko ever since I was young. Talagang benta is my life, is my buhay. Diba? Pag ano ko hindi yung pumasok sa sales, nako, I don't think I will be the person that I am right now. Kaya kung kayo po ay nagbebenta at dinsa nahihiya pa kayo, huwag kayong mahiya. Diba? Dapat lakasan po natin loob natin, kapalan po natin ang ating mukha para kumapal ang ating bulsa. Number 8 na diskarte, huwag maging impulsive buyer. Yes. Alam mo, one of our weakness yan na nagpapahirap po sa atin. Hindi naman po minsan kapos ang income kasi malakas lang talaga tayong gumastos. Kaya dapat bawat sentimo na lumalabas sa atin ay dapat planado. Bawal ang surprise purchases. Bawal ang sale. Bawal ang milk tea. Bawal. Ba't parang humihina na ang bawal? Pag-isipan muna natin to bago tayo bumili kung if it's really worth it or not. Number 9 na diskarte. Ipikit po natin ang ating mata sa mga tukso. Ha? Kapag may sale, ipikit mo lang! Kapag nag-offer ng credit card, ipikit mo lang! Kapag may nag-offer ng pagkain na masarap, ipikit mo lang! Ako matagal na ako nakapikit, kaya nga singkit. Hindi bali singkit, laki naman kita. Last but not the least, 10th diskarte po para tayo ay umaman, my friendship. Always invest in yourself. Alam, para sa akin, ang pinakamahalagang investment ay talagang sarili. Alam mo, kaya nga po, ako personally, I can only speak for myself. Every day I learn, nag-research po ako, nagbabasa ako ng libro, nag-a-attend ako ng mga financial literacy courses, naghahanap po ako ng coaches and mentors. Hindi ako nanghihinayan na mag-invest sa mga tools, information, sa mga tao, sa karunungan, because I know it will add value to me and then magkakaroon ng financial returns. Kaya nga, my question to you is this, out of 1 to 10, let's check ulit. Ikaw ba ay may ganitong diskarte? Number 1, ikaw ba you don't spend beyond your means? Ibig sabihin, wala kang utang. Kung may utang ka, sa black rito. Number 2, nagbabudget ka ba ng pera? Di ba? Kung nagbabudget ka ng pera, wala ka rin utang. Okay ka, nagbabayaran ang bills. Pero kung nahihirapan ka sa bills mo, sablay ka ulit dito. Number 3, nag-iipon ka ba? O meron ka bang emergency fund? Kung wala, sablay ka rin dito. Number 4, may utang ka ba? Kung meron, sablay ka rin dito. Number 5, simple ba pamumuhay mo? Di ba, ikaw lang makakasagot niyan. Number 6, na-invest mo ba ang pera mo? Nag-grow ba? Number 7, marunong ka ba magmenta? Number 8, impulse buyer ka ba? Number 9, pinipikit mo mata mo sa tukso or bumibigay ka sa tukso dahil mahina ako eh. Diba? Number 10, nag-i-invest ka ba sa sarili mo para matuto ka? My friends, if you do like this video, ang suggestion ko, mag-comment kayo kung ano natutunan nyo, mag-like and mag-subscribe. I-share nyo rin to sa mga friends nyo para ika nga mabagong pananaw nila, para matuto silang dumiskarte para sila iyumaman. This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.